What's up, may video na naman tayo. And this time, medyo personala na to. Ano yung mga paborito kong techniques personally na i-apply sa posters na ginagawa ko? Share ko yung mga paborito kong technique, mga coloring schemes, mga coloring ideas and concepts. Number one, isipin mo kung magiging malamig ba o mainit yung drawing mo. Like, for example, ano ba yung aakmang kulay base sa tema? Halimbawa, when the team talks about technology and intelligence and things of that sort, I think it's best kung magiging dominant yung blue color or green color. Like, for example, on this one, it talks about sustainability. So, pag-care sa environment, naging dominant dito yung green at blue colors since it talks about technology and sustainability. And another example is this one. So medyo warm ang tone kung titingnan nyo sa malayo. And that's exactly what I wanted to happen. Warm colors para magkaroon ng mas mainit na pagsasama ng pamilya. And through the use of warmer tones, mas mai-express mo yung ideyang yun. Another sample is this one. So kung makikita nyo, medyo dominant yung mga warm colors natin. It suggests about being warm sa pagtanggap ng ating kulturang Pilipino, mga ating katutubong lingwahe, ng at mga bagay na sariling atin. And another thing is contrast. Ito yung isa sa mga pinaka-importanteng technique na ginagawa ko. Say for example, itong drawing na to, gagawin kong black and white. Kung mapapansin nyo, defined pa din yung mga objects natin. And it's because tama yung pinili kong contrasting colors and tama yung ginamit kong value. Dark yung background, light yung object. Dark yung buhok, light yung mukha. Dark yung undok, light yung sky. So, hindi lang sa colors maa-apply yung contrast, kahit sa value. So, dapat katabi ng dark ay light, katabi ng light ay dark, para ma-highlight nila yung isa't isa. So, yun. Hindi lang din sa colors or value may apply yung contrast kahit sa shape. So kung marami kang mga straight lines, mas maganda kung bigla mong babaliin ng mga curved lines yung drawing mo. Napakaraming application ng rule of contrast, hindi lang siya sa kulay, sa value, kahit sa mga shapes and lines, pwede mo siyang gamitin. Like for example, sa bahay na to, kung makikita nyo yung bahay straight, pataas. So, ginamit kong highlighting effect. Medyo mga nakapatayo. So, may taas, patayo, magkakontra. And then, let's talk about the analogous colors. Yan yung mga kulay na magkakatabi-tabi. Medyo na-discuss ko na siya on the previous video, but I'm gonna discuss it again. Very basic lang naman yung analogous colors and it's one of the most used technique ng mga kalaban mo, ng iba't ibang mga artists. And siya yung mga magkakatabi-tabing kulay sa color wheel. So on this part, red, red-orange, orange, yellow, yellow-orange, hanggang sa maging yung lighter yellow. Same with this one, green, dark green, blue green, yellow green, and the lighter green. So that's very basic. Analogous colors, magkakatabi-tabing kulay. And then, isa pa sa mga favorite techniques ko ay yung reflected light technique. So I think ito yung pinakalitos na ginawa ko, may reflected light technique. Kung makikita niyo yung kamay, ang unang rehistro ng liwanag ay yellow. So basically, ito yung paghanap ng light source mo at gagawin mo siyang unang kulay na tatama dun sa object na tatamaan ng source of light mo. For example, yung background light natin ay yellow. Ang reflected light natin ay yellow din. So that's why yun yung tumama sa kamay na nag-fist bump, pati yung kamay ng community natin on the left and right, pati sa buhok ng characters natin, yellow pa din. Yun yung reflected light technique na nagawa ko on most of my works since the start. Since nag-start ako mag-tutorial. And then isa pa sa mga ginagamit ng technique ay yung paghanap ng mga priorities mo. So isa sa pamamaraan ng pagkulay ay yung pag-determine kung ano yung mga importanteng objects and yun yung dapat na hinubulayan. For example, since naging orange na to, yung gear, so I thought of making the background and objects around that object
to have a cooler tone. So again, priorities. Unahin mong kulayan yung mga bagay na hindi mo na kayang baguhin. Like skin ng tao, pwede mo pa din naman siyang gamitin in a different way, like the monochromatic scheme. Pero may mga object talaga na, may mga objects talaga na hindi mo pwedeng baguhin ng kulay. Like yung bumbilya, yellow siya. So kahit anong gawin ko, yellow't yellow pa rin talaga siya. Ang mag-a-adjust dito ay ang background, which is yung laptop, dapat maging blue siya. Complementary. Cool and warm. Yung mga objects na hindi mo pwedeng baguhin yung kulay, siya yung unahin mo. Kasi yung mga bagay na kapalikot sa kanya, most especially yung background, those are things na pwede mong baguhin para magkaroon ng magandang balance yung buhay. And then, isa pa sa favorite atake ko yung monochromatic scheme. Next plane, wala naman yan dati. That's basically the use of one color and using the different values of that color para magkaroon ka ng iba't ibang detalye sa loob. Then isa pa ay yung tinatawag namin na breather. So yan yung paggamit ng puti sa drawing mo para magkaroon siya, para makahinga siya at hindi masuffocate ng sobrang saturation ng kulay. Kung makita nyo, may white tayo dyan in Japan. And this part, yung clouds ay white. And then, importante din sa pagkulay yung kalidad ng materyales. Maliban sa brand ng oil pastel or poster colors or watercolor, I think very important din yung kalidad ng illustration board. Halimbawa sa gawang ito, medyo smooth yung board na ginamit ko. So smooth din yung kulay ng yung application ng kulay. Walang white spots compared sa mga initial works ko. And lastly is experimentation. Mahilig ako mag-experimento, maghalo-halo ng iba't ibang kulay kahit hindi naman siya normally ginagamit. For example, sa feather. So, inalo ko yung brown sa blue on this part. Hindi ko siya normally ginagamit, but I try doing it on this one, which I think it worked well naman kahit papano. Same with the mountains on this work. So, yan yung tone ng violet and flesh. Kaiba siya, different. So, yun lang yung mga techniques na ginagamit ko normally. Yan lang yung naaalala ko sa ngayon, but I'll discuss it kung may time at maalala ko. That's it for this video. See you on the next one. Thank you.